Emily, iimbestigahan ng TESDA ang iniulat ng Commission on Audit na umunay paglalaan ng scholarship fund para sa mga ghost scholar. Magugunit ang iniulat ng COA na nagbayad ang TESDA na mahigit 10 million pesos para sa Java, software development, barista at bartending training ng daan-daang ghost scholars. Umpisa pa lang nilinaw ni TESDA Director General Giling Mamunjong na ang ghost scholars na sinita ng COA ay sa nakaraang administrasyon pa noong 2015. Binanggit ng COA ang AMA Computer College at ang Technivoc Institute Corporation na kabilang sa mga eskwelahang sangkot daw sa anomalya. Naibalik na rin daw ng AMA ang pera. Sabi pa ni Mamunjong, nagsimula na rin daw sila magpataw ng paruhos o parusang administratibo. Nang maupo rin daw siya noong 2016, nagsagawa raw ang TESDA ng National Technical Audit sa may 4,000 pribadong training center na nagpapatupad ng scholarship program ng pamahalaan. 175 daw ang naipasara nila. Bumuo rin daw ang TESDA ng National Inspectorate for Scholarship Program para mag-inspeksyon sa mga technical vocational institution. Nag-alok din daw ang TESDA ng 50,000 pesos na pabuya sa mga magsusumbong na mga anomalya, pero wala pa raw ni isang nagsusumbong. May mga matataas din daw na mga opisyal ng TESDA ang nagbitiw dahil sa mga bulong-bulungan ng anomalya. Emosyonal si Mamunjong nang sabihing walang lugar ang katiwalian sa kanyang ahensya. Magsisilbi raw na babala sa mga opisyal ng TESDA at mga pribadong institusyon ang COA report para hindi sila masangkot sa katiwalian. Sa isang pahayag, sinabi ng AMA Computer College na isinauli na nila ang mahigit 9 million pesos na pera sa TESDA. Matapos din ang kanilang internal investigation noong May 2017, sinabak na rin nila ang individual na sangkot sa insidente. Balik sa iyo, Emil. Tina, please, ilang katanungan lamang. May estimate na ba ang Commission on Audit kung magkano ang pondo ng TESDA na sinasabing ginamit dyan sa mga ghost scholars na yan? Ang nabanggit ng TESDA kanina na sinita ng COA sa kanila ay mahigit 10 million pesos. So kasama dyan yung AMA Computer College sa Maynila at yung Technivoc Institute Corporation. Incidentally, Emil, maliban sa AMA, ay sinikap nating kunan ng pahayag itong Technivoc Institute Corporation. Pero wala tayong nakitang opisina nila o eskwelahan nila doon sa nakalista nilang address kanina, Emil. Tina, isang tanong na lamang, gaano kaya ang katiyakan ng gobyerno na maibabalik pa ang pondo na ginamit sa ghost scholars kung sakaling mapatunayan niya na merong anomalya sa proyekto na yan? Ayon sa TESDA at sa AMA Computer College, naibalik na yung 9.3 million pesos at ayon sa TESDA, naibigay na rin nila ito sa Bureau of National Treasury, Emil. So hawak na ng ating gobyerno yung perang ginastos o inilaan noong 2015 para sa mga umunay ghost scholar na ito, Emil. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.